Ito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong nga buntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome ni atong programang Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng Miyerkules na 22 sa bulan sa September 2021. Kumusta mga katinig? Kumusta nga itong adlaw? Hayag kayo si Haring Adlaw. Sayo kay ni Sidlak. O dapat ingana po nagka-agresibo sa pagpalingkamot, pagpalikaysikay. No? Ato pong i-enjoy ang Sidlak sa adlaw nga magbulad. Nganing orasaha kay unya, alas 7 pasado, perti ng inita, murag di naman advisable. Ha? Kaniadto, muingin kag, pwede pa ka mabulad Sidlak sa adlaw, alas 6 hangtod, alas 9. Karon alas 8, alas 7, perti ng inita. Nga no, nga kinahanglan man mga katinig, kay para mapakusog ang ato ang immune system, ang ato nga pangdepensa. Kaya tungod kagabi, natala ang pinakataas nga kaso sa COVID-19 sa tibuok ka Sokcharjan Region. Laliman ka nikabat sa 898 ang natala nga bag-ong kaso. Pinakadaghan ini gikan sa South Cotabato, General Santos City ug diri sa probinsya sa Cotabato. Hinoon, doon naman po natala ang 579 ka mga bagong mga naayo sa COVID-19. So sama gihapon gikan South Cotabato, Jensen og probinsya sa Cotabato ang daghang mga naayo. So sa tibuok probinsya, sa kinatibukan mga katinig, 125 ang natala nga bagong kaso unya. Doon na po yung mga naayo nga ang mga naayo kagabi sa tibuok probinsya. Na po yung mga pila to? Kadyot ha, i-check na ko para dili ko masayop. Pastila nintaw bon. Kinibita usahay nga wangguti na ba? Limtanon. Maunay okay. Ang naayo kagabi natala po ang 105. Okay. Oo, sige. At least ano. So, karon mga katinig, delikado gyud. Kay nagkadaghan ang COVID-19. Unya, asabay na pinakataas ani local transmission tinakdanay sa sulod sa Panimalay. Tungod kay naalagi ng Delta variant, ang pinakadelikado ni ini kung patakakagsakay sa mga public transportation nga kulang kag proteksyon. Tungod po sa kapit o sa panahon, delikado kaayo karong panahuna nga bisan asa ka na lang maglakaw, no? Ang nakanindot ni ini mga katinig kay katubitaong libreng sakay alang sa mga apur, no? Gibalik kini sa ikaduhang pagkakataon, gibalik ang libreng sakay sa mga healthcare worker o mga authorized person outside the residence, no? Doon ay bago na pong kontrata ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board 12 o ang Mindanao Star Bus Company. Pero atong siren, kung kumusta, no? Unsang sistemaha ang pagbalik ni ini susama maghihapon, doon na ba yung mga kabaguhan? Nasa linya sa itong komunikasyon, itong makainabi, si LTFRB 12 Regional Director Rene Padua. Sir, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kinapawan. Magandang umaga rin po at magandang umaga rin sa inyong mga tagapagitin po. Opo. Sir, ano po ang sistema ng libreng sakay ngayon? May kaibahan ba sa unang kontrata na pinasok ninyo sa bus company o halos pareho lang po? Halos pareho lang po ngayon. Pero ngayon po, yung concentrated much on the operator. Hindi na po doon sa tulad sa nauna nating service contracting na na-share po ito ng malaki po sa mga driver. Aha. So ibig sabihin po, mas malaki ang tatanggapin ng operator kumpara sa driver. So ano mangyayari doon sa benepisyo ng driver? No, parehas lang po yan. Yung the same yung kwentada natin per kilometer run nila. Okay.
Pero yung hatian ngayon is hindi na po kasama ang driver, but yung pagsweldo is continue po sa kanila. So ang magpapasweldo sa kanila, ang company na nila, operator na? Yun, operator po. Okay. Hindi na po yung dati na meron silang mga incentive, meron onboarding incentive, meron silang yung pinibili ng cellphone na initial payment para sa kanila. Ngayon po, it's diretso po doon sa operator. Mm-hmm. Ang contract signing is between the LTFRB and the operator po. Mm-hmm. Bakit po ganito ang naging decision po ng LTFRB, sir? Dahil yung pag-control ko ng takbo is more efficient pag sa operator po. Mm-hmm. Sila po yung may fleet management, wala po yung driver doon po. So ang amount per unit, ano po, mas mababa ngayon kumpara before? Kasi dati sa driver. Same din po yung amount ng per kilometer run nila. Okay. 82.50 per kilometer run for the bus at 52.50 per kilometer run pag yung lower ang mode of transport. Ito po yung disadvantage para sa mga driver, di po ba? Hindi po, parehas lang po yon. Oh, kasi mas malaki yung nakaraan, di ba? Ang tinanggap ng mga driver natin kumpara po ngayon. Dahil ang pundo po noon is galing sa bayanihan po. Uh-huh. Ngayon po is nasa General Appropriation Act na po ito. Okay. So hanggang kailan yung kontrata na pinasok ho ninyo para sa libreng sakay? Dalawa po ang pagbasihan namin. It's either the time or the exhaustion of fund. For this program, I project na the exhaustion of fund. Mm-hmm. Parang mga 50 days lang kami. Kasi mas maliit po ang pundo ngayon. So 50 days, almost 1 month, ano? Monday to hanggang Sunday po yan. Walang Sunday o kasamang Sunday? Kasi may mga lugar na nagdeklara ng no movement Sunday. Yes po, ang yung libreng sakay for healthcare worker is 7 days a week. Okay. But for the libreng sakay for APUR is hanggang Saturday lang po, wala kayong Sunday. Hanggang ano po? Ganito pa rin yan po. Dalawa po kasi ang service contracting natin. Uh-huh. We have the net service contracting and we have the free ride or yung libreng sakay na net service contracting. Yung una po, yung net service contracting are offered doon sa mga jeepneys or lower mode of transport na nagbabiyahe po sila, nangungolekta po sa pasahero. Oh, ito ni, ito ni mga multicab? Yung gobyerno. Ito ni multicab? Multicab, traditional PUJs, okay. Modernized PUJs, and the UB Express. Aha. Gaano ho karami yung unit po ng mga bus? For example, sa North Cotabato, yung Mindanao Star, mga gaano karami ho yung unit na kinontrata po ninyo? Ngayon po is mas makonte na yung number of units na inassign namin sa route because of the yung kurang na yung pundo po or mas hindi po kaya pag lahat po ng services or units nila is ipapasok natin or i-enroll natin sa services. Mm. Let's say yung Mindanao Star, we have only 12 units ang pinapatakbo natin dyan po. Okay. Sir, may mga alingas-ngas kaming narinig o mga tawag dito parang komentaryo ng ating mga operator nitong mga UV Express, no? Yung mga utility, mga commuter van. Kasi sabi nila hindi daw patas, sila nangangailangan din. Bakit po mukhang mas marami daw ang kinontrata na mga namamasada na mga multicabs o yung mga improvised at tawag dito, yung mga binanggit niyo kanina na mga PUJs? Yes po. Yung una po is hindi talaga kasama ang UB Express. Oo. That I'm referring to Bayanihan 2. Uh-huh. Na pundo po. Hindi sila naisama.
Sa van po ang naisama lang at tourist transport van. Mm. So ngayon po naisama sila pero very limited po yung funds natin. So ang naging priority natin are those nag-participate nung una, those mga modernized vehicle, and those yung wala pa pong tumatakbong libreng sakay or wala sa program dati na nasa service contracting natin po. So mga ilang unit po ang ngayon ang sa mga UV Express natin? Meron na rin po kaming nakontratang mga UV Express po. May nag-participate na sa kanila po. Paano ang pag-ano nito? Kasi marami ho sila eh. Yung iba o pinakamarami dito, mga inutang pa yung van nila, no? Yung mga sasakyan na ginagamit nila pang pamasada. Kaya sabi nila, mahirap ito kasi yung driver na nakausap ko po, no? Before yung libreng sakay na pangalawang ibinalik natin, yung nag-unang kontrata, sabi nila, mahirap ito kasi yung mga pasahero, doon sasakay talaga sa libreng sakay. At kami na walang, hindi kami, kahit na pang boundary lang, nahihirapan daw po sila. So, sa pagpili nitong pagkontrata po sa kanila, ano ho yung qualification at sino-sino po sila? Dito po ang una naming tinignan po is yung consolidation nila. Uh-huh. They should be consolidated into a single co-op sa ruta po. At yung ruta po nila is hindi dapat maglampas ng 60 kilometers or lesser than 60 na lang po yung kinukuha namin. Mm. Then yung pangalawa po is dapat yung ruta na yun is hindi na serbisyo. Meron na dating nagsiservisyo doon kasi mag-aagaw rin po sila doon sa dati na natin in-assignan na contract ng service contracting. Mm. Ibig sabihin, baka tatakbo na sila, walang pasahero po. Oh, kasi ano po, ano po ba yung ano rito? Yung pagtakbo nila sa isang araw ilang balikan po kagaya po ng bus mga ganun. Meron po sa isang balikan po meron na lang per trip tayo po. Ang bus po karamihan diyan is 4 trips na lang or 6 trips a day na lang po. Sa bawat isang unit po 'yan. Sa bawat isang unit. Oh, kasi kinuha natin yung break-even nila rin po. Then, dinagdagan ng number of trips. And trips should be even. Kasi maalala ko nung una, walang 30 minutes. Ano? Nagpapalitan yung mga bus na dumadaan. Wala namang karga, walang sakay. So, sayang naman na bumibiyahe sila, binabayaran ng gobyerno, tapos walang sakay. Yes po, that's the difference ngayon po. Hmm. Kasi nung una po is we have the funds, we have the, wala tayong oras. Uh-huh. But ngayon po, limited yung funds natin, masyadong malayo, matagal yung oras. Mm-hmm. Ang ito ko sabihin yung number of days na dapat abutin natin sa 31 December or mid of December. Okay. Hopefully po, pag meron tayong another fund, hindi naman na, hopefully lang po, is idudugtong na natin yung sa funding natin for this program. Pero another, ano po to, ibang grupo na naman ang i-hire ninyo, for example, sa mga UV Express para makinabang din yung iba? Yes po. We have a fund na. Program of the others. Pero hindi lang ho, ganun ang kalakaran ko na marami. Oo. It's a pair of units. Marami ho, co-op na tag-dalawa lang, tag-apat lang yung unit na in-involve namin po. Okay. Sir, ganito po, yung unang kontrata natin, sabi nila hindi pa sila nabayaran. This time, kumusta po? Nabayaran na ba sila? Nagsimula na po kahapon, I think, meron na kaming words na yung payout is kahapon po meron nang na i-release po yung land bank. Direkta po 'yon? Direkta po 'yon sa bank account ng mga operators and those other participants. Okay. So we are expecting na
before mag-end itong month ng September, fully paid na yung kinontrata ninyo sa unang libreng sakay? Hopefully po. Kasi ganun po yung tatakbo. More than 3 billion na po yung hindi pa nababayaran, and may word na kaming na funded na po yun. So dito sa libreng sakay, anong hahanapin sa mga pasaherong sasakay sa mga bus? We expect pag libreng sakay po, for upward po, is lahat po ng nasa labas po na are allowed to are upwards po. Kasi ang determination of the upward issued should be from other law enforcement po agencies. Kasi may mga upward tayo na essential eh. Yes po. We consider that lahat ng nasa labas ngayon are considered upward po. Pero yung determination po is not sa driver, hindi dun sa operator, but it's the other agencies natin po sa gobyerno. Pero anong mga dapat ipakita sa pagsakay po ng bus o ng libreng sakay ng mga sasakay na kinontrata ho ninyo? Usually po for health workers are the ID nila, for the medical IDs nila, naka-indicate doon for kung nasang hospital sila or nasang medical institution po. Na sila ay nagtatrabaho. Not only hindi lang po yung mga doctors, nurses, or other healthcare workers natin, and to include po all those admin man or sa janitorial services ng hospitals are considered healthcare workers. Sa upper na essential, ano po yung pakita ho nila? Wala na po yon, determination lang po yon ng other agencies. Kukuhanan din po ba sila ng kanilang CCTS? Hindi na. Hindi na po. Hindi namin nilagyan ng burden doon sa drivers or other operators po. Oo. Okay. Kasi ang isa sa mga tinitingnan natin dito, kung ganun, libreng sakay eh, no? So pwedeng sasakay yung hindi naman talaga apur sa samantala na lang pagkakataon, no? Meron din mga apur na baka galing ng Kidapawan, pupunta ng Cotabato, mga pilang at babalik ng Kidapawan, libre naman. Pero pagsasayang ng oras yun. Pero malay natin, baka gawin din ng iba, di ba? Yes, more. Yeah, yan po ang number one po na pakiusap namin sa riding public. Na those authorized lang po, at huwag natin sayangin yung service yung sinibigay po ng ating program po. Aha. Sir, linawin ko lang po ulit, kumpara sa first na libreng sakay natin, mga ilang porsyento po yung nawala ngayon dahil sa kakapusan ng pondo? More than 50% po ang nawala sa funding natin po. And dati po kasi umabot tayo ng 330 million for the whole region po. At ang we only serve mga 40 days lang po yan. So this time po is maliit lang rin po, less than 50% of that. So nasa mga... For the whole region, saka yung period covered po is malaki. Then we have started kahapon po yung servicing. Pero nung na po, we have a slow start. Kasi ayaw pang maniwala ng operator. Kasi it's too good to be true nga. Sino bang makabibigyan ka na ng gobyerno ng ganitong halaga? Tatakbo, hindi ka pa tumatakbo. So, ang akala nila hindi totoo. Akala nila scam. So, when they only participated nung meron ng first payout, saka sila nag-scramble, which is medyo huli na. We have only mga 45 days left na lang for the program. Or roughly mga 2 months na lang for the program. So paano ho 'yun?
kung ganun, late na sila nagsimula, so ibabase pa rin yung pagbabayad sa ano yon, yung kilometro na kanilang tinakbo? Yes po, mayroon tayong service contracting. Service plan, I think. Based on the service plan, yun po ang itatakbuhin nila po. Yung pag-report ho nila kung gaano karami o gaano kalayo ng kanilang tinakbo, paano ho yung kwentada ho noon? Nakabase ba sa odometer o paano ho? Doon na po yun, doon sa service plan na nila yun, nakalagay. Then finally po, pag meron na tayong program manager po, yun po ang magmo-monitor ng per kilometer run nila through the GPS or through the pag onboarding na po sila. Sir, kasi mayroon tayong terminal policy na sinusunod, ano po? So this time po, ganun din po ba? Pwede ba sila mag-pick up nang wala sa terminal ng mga pasahero? O may mga pick up point po? Nasa service plan po kung saan yung mga pick up points mo. Paano ho malaman ito ng ating mga APUR, ng ating mga healthcare worker? Sa local government and the bus company have already established yung kung saan mag-antay po sa mag-stop. Aha. So for example, sa probinsya ng Cotabato, harapan ng provincial capital, parang ganun po kasi nandoon yung ating provincial district hospital. Yes po, yes sir. Okay. Sir, maraming salamat po. Mensahe ninyo sa ating po mga kababayan. We are announcing yung pagbabalik po ng service contracting natin. On North Cotabato po, we have already started with the contract with the Mindanao Star. So, ngayon po, it's medyo konti lang yung involved na units natin for the Libreng Sakay. The Libreng Sakay is funded by the General Appropriation Act natin. Not like the previous Libreng Sakay or service contracting natin under the bayanihan to. For those payouts po, is hopefully po, maibigay na rin po for those involved sa bayanihan to na program ng Libreng Sakay po. Maraming salamat po. Maraming salamat rin sa pagkakataon dito. Apo. Thank you so much po, Director. At sa muli, magandang umaga po. Magandang umaga din. Apo. Si LTFRB12 Regional Director Rene Padua. So at least na-clarify na ito mga katinig, no, kay tungod kining Libreng Sakay, dako po og epekto, no, dito sa mga nagapamasada na itong mga kaigsuunang mga nasa UB Express, no. Kay ingon nila kwarta na unta para sa ila, ha. Okay, gagaway mga pasahero. Kay ang tinuod na mga katinig almost sa times 2, no. Depende pa sa ilahang konduktor sa mga UB Express ang pagsingil sa pamasahe ngadto sa mga pasahero. Usahay, sinabtanay na lang. Kay maluoy po ng pasahero kay walay income ang usa ka driver, pero doon na po yung mga actually wala kabalong driver eh. Wala kabalong operator ang mga konduktor, grabe kamaro kayo, no. So mo na dakong problema diya. Pero kung sa tanaw nimo kay tungod doon ay Libreng Sakay, siyempre pilion sa mga APUR o sa mga healthcare worker nga dito gid mo sakay kay libre o spacious ang mga bus, no, nga gikontrata sa LTFRB. Kana lang ang dakong problema diya kung doon ay magsamantala po nagpaila ay APUR ko. Oo, libre, no. So mo nang gusto po nato giklaro kanina kung unsay mga requirements nga dapat kay para dili pod magsamantala ang uban kalabot ni ini. Hinoon, kwarta kini sa gobyerno, kwarta sa katawhan. Alas 6:27 na mga katinig ang atong oras. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa matag karon og kunya atong siguruhon nga ligo lang ato ang pangdepensa ng atong immune system kay maor kini makabatok sa COVID-19 ug uban pang mga laing nga mga balatian. Basta kusog imo ang pangdepensa, sigurado gud mga katinig dili ka basta-bastang magkasakit. Kung may guman, makasulod man ang virus, at least dali ka maayo, no. Oh, so pakusgo na to ang atuang pangdepensa pinaagi sa healthy lifestyle,
ato po apilan na sa pagtumar sa food supplement nga mga hinimo sa Yaki Herbal Laboratory. Yaki Herbal Capsule, usa sa mga epektibong kapsula nga makatabang alang kanato. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit mas, yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first, gawa sa resulta sa biopsy nga papilyari karsinuma. Wala ko lang na panahuna, kung gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng kinom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawa sa resulta, natingala ang doktor, nga ano daw nga, inigative ang resulta. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarboho ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Palatian impas. Mapalit sa mga butika. Anyong haseyo. Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea? Para iwas ma-scam, tunguhin ang tanggapang makakatulong sa'yo. Ang Flycor Korean Office. Flycor Korean Office. Mahalaga ang government-to-government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycor Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycor Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata. Maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycor Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maaari din silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycor Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Mas ganado sa produktong sigurado MM Face Premium Muabags pag asenso Ang inyong mga baboy, manok o bibe Baka o kapayo, kanunay pagkana O MM Face Premium Aron paspas ang pagdako o maayong resulta MM Face Premium Maayong magpatubo. Alang sa inyong mga panginahanglanon sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, best book suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items o kuman pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinabawan na makit-an sa Jobber Links Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kidapawan City. For bookings and inquiries, tumawag sa 0951-087-9440 o 0917-630-2874 or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, makitaan sa Doors 6 and 7 AS and HS Building, Kimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside JNT Express. Odron Uniform Center Kinabawan. Open from Monday to Friday and Sunday. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan.
ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:33 sa mga katinig ang atong oras. Padayon kita ni atong programang Tinig ng Bayan. Adunay mabutay nga dugang pang mga bakuna diri sa probinsya sa Cotabato. Ang pangunta na, kumusta, nakapalista ka na ba? Gitawgan ka na ba? Para sa imuhang pagbabakuna kay dito sa Davao, bisan pagdi ka taga Davao, matura ka sa People's Park, pwede ka mag-walk-in dito o diretso ka bakunahan. Diri sa tuwa, perting dugaya pa in town kaayo, no? Sigon sa datos nga gipagawas sa IPHO as of kagahapon, mga katinig, nikabat na nga to sa 54.92% ang mga nabakunahan, no? Ang target nga figure o ihap sa katawhan nga kinahanglan nila mabakunahan na sa 228,514. So sa kasamtangan, ang nakakompleto na sa bakuna, 125,710, no? Unta, mas paspas pa ang pagbakuna. Ang pangunta na ganit diri karon kay kining bakuna nga gipanghatag nga gikan sa gobyerno, gikan kini sa nasyonal. Unya, nga itong mga local government units, for example, Kidapawan City, nga doon ay gipalit nga bakuna, nga naasa pila to? 40,000 vials, no? So kanus-a mo abot o kung sa mahitabo niini? Kay kung padayon ang pag-abot sa bakuna gikan sa regional o national DOH, abot pa sabot niya na makulangan na, no? Magsubra na tong gipalit. Nga kanus-a ba mo abot nga milyon po ang kantidad nga gigahin, no? O pwede bang baguhon ang kontrata? Kinina lang atong dapat paliton kay maor ni kinahanglan kay mo sobra-sobra ra man pod. Oo. But anyway, abangan ang susunod na kabanata about diha, mga katinig, kay dakong kwantidad ang gigahin sa gobyerno hilabi na sa atuang city government. Ang pinaka-importante lang niini adunay supply, no? Enough nga supply sa bakuna aron mabakunahan ang mga kaigsuunan nato. Karon aduna nay mga nanggawas nga mga pagtuon nga pwede nang bakunahan ang 5 years old pasaka, no? Nga mga kabataan nato. Katong gamit ang Pfizer, sa laing nasod gihimo ng pagbakuna, no? Gamit ang Pfizer alang sa mga batang 5 years old pasaka. Pero diri sa itong lugar, daghan ang bakuna ng abot, daghan pagyapon ang nagduha-duha nga magpabakuna. Doon ay namatay nga healthcare worker dito sa Cotabato Regional and Medical Center. First, no, nga healthcare worker nga namatay. Nakadawat og first dose sa iyang bakuna unya after pila ka adlaw nakasinati og simptomas sa bakuna, mo tong nga gi-isolate dayon. Pero nato nilabay ang Sabado namatay. Pero kini murag susama sa nahitabo kay Father June Mercado, no, nga natagaan nag first dose pero diabetic siya og doon na siya laing mga sakit. Then pagkahuman, after na natagaan ng first dose, ni samot ang iyang sakit, nagpositive pa sa COVID o namatay, pero pag swab test pagkamatay niya, negative na sa COVID, naayo na siya. May mga ingana nga tsansa, no? Pero ang pangunta na diha, doon na ba'y relasyon ang gihatag ng bakuna dito sa biktima? Kay ang kamaturan niya, mga katinig, kung natagaan kag first dose, dilibot pasabot nga safe ka na. Bisa pa ganin nahatagan ka og second dose, dilipod nagpasabot nga di ka may ghost COVID. Pero katulang kay protektado ka na og dili na mahitabo ang severe. Pero kung duna na kailaing sakit o naayo ka sa grabing sakit ka ni adto o niya nautruhan, sigurado gyud tigok ra sa gihapon. So mo na ginaingon nga pamaagi na lang. Adunay reklamo
diri sa usa ka namatay nga pasyente sa COVID nga taga Magpet, no? Kay sumala pa ang katong namatay nga 38 anyos nga lalaki o 33 anyos nga lalaki. Na nigawas sa iyahang test nga negative, no, sa COVID-19. Pero gihatagan og tambal nga remdesivir alang sa COVID-19 tungod sa iyahang balatiang pneumonia. Ang remdesivir actually dili lang pang COVID, no, pang sigon sa mga pagtuon kini ginahatag ngadto sa mga nakasinati og grabing severe pneumonia. Pero ang dili maayo kay kato gidudahan lagi nga naay COVID, gi-isolate, gitagaagtambal alang sa COVID, unya namatay. Ang dakong question sa pamilya, ang anong gideklara nga COVID, nganong gitagaan og tambal sa COVID? Oo, kini wala na pasabot maayo sa iyang doktor ba, no? Ngadto sa pamilya nga kinahanglan dapat ang unsa mang tambal nga idapat sa pasyente, dapat nakabalo ang pamilya o kini alang asa kini, no? Kini dapat po the rights ninyo mga pasyente, what sir, nga siron po unsa na mga tambal nga ginahatag sa inyuhang pasyente o pangutanon para asa kana. Kay usahay kung dili mo aware ang uban ni ana, pataka lang turok, no? Labi na sa kadaghang mga pasyente o gikapoy ng mga healthcare worker, basin magkambyo-kambyo ang mga tambal. Okay, ang kada tambal sa pasyente na ginahatag, actually nasa kanya-kanyang tray, pero usahay, kapoy na, no? Dilig na kalikayan. Mauna yung nga nga usahay malpractices nga makita, mga mahitabo, labi na nga exhausted kayo nga itong mga healthcare worker. So, mauna yung dapat nga bantayan po sa mga watcher sa mga nasa ospital og siron po ninyo unsa nang oras nga ginahatag ng mga tambal. Kung ang usahay kanang mga grabe pod kaayo nga mubantay mga watcher, mo reklamo pod ang mga healthcare worker kay toxic daw kaayo, no? Toxic ang watcher kay grabe ka mapagbantay, pero tama man kinabuhi sa imong pasyente ang imong ginaatiman, no? Dili nila sa ila, okay ra na sa ila kay mamay ilahang trabaho, pero ikaw kinabuhi sa imong kabanay kay sa imong mahal sa kinabuhi, unay imong ginaprotektahan. Usahay pod kinahanglan pod ipasabot ngadto sa mga healthcare worker kay murabag ma-hurt sila usahay, no? Kay kanabitaw makita nimo kanang dextrous lang o ordinaryo kayo kana, una mang itaod sa pasyente dextrous, no? Ang dapat tanawon dayon kung unsa kapaspas o unsa kahinay, no, ang pag-drop sa pagpaghatag sa dextrose alang sa pasyente. Wala, simple ra kay na nga usa sa mga dapat po da tanawon kay dunay pasyente nga di na kinahanglan paspas ang iyang drop o ang drip niya, na usay kinahanglan nga paspas good pod kay kinahanglan kayo sa iyang lawas. So kining nahitabo diha, dapat imbestigahan gud ni, no, sa Integrated Provincial Health Office aron matagan pog hustisya o gamhopayan pod ang gibati nga sobrang kagool sa namatyan nga pasyente nga taga Magpet nga gideklara nga unang COVID unya negative DI. Alas 6:41 mga katinig ang atong oras, dawat kitag mga report samtang sa pikas sa bahin o sa kaempleyado sa Provincial Capital ang giposil patay. Sawa pa may ilang riding intantim assassin. Detalye sa balita ihatod ka na to ni okay, atong dawaton ang report ni Tinig 13 Lisel Anyon na Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mahing kabuntag ka, Lisel. Dead on arrival na sa ospital sa Kidapawan City si Asik Musib, 52 anyos, minyo og residente sa Matalam Street sa lungsod sa Kabakan North, Cotabato. Gipusil siya sa wala pa mailang mga armado pasado alas 7 kagahapon sa buntag sa Purok 5, Barangay Osyas, Kabakan, samtang gasakay siya sa usa ka ambulansya uban ang upat pa ka mga kaubanan sa trabaho sa Provincial Capitol. Nakaangko nag usa ka sambad pinusilan sa likod ang biktima.
Sa imbestigasyon sa Kabakan Municipal Police Station, duha ka lalaki nga sakay sa usa ka motorsiklo ang responsable sa krimen. Walay matumbok nga motibo sa mga responsable ang usa sa mga kauban sa biktima nga si Reynaline Nicolas. Gisaysay ni Nicolas nga sulod sa pipila ka tuig nilang panag-uban sa trabaho, wala kini nakadungog o nahibal ang nakaaway ang biktima. HR Administrative Employee sa Human Resource Office sa Provincial Capital ang biktima. Kapin 26 katuig na siya sa trabaho. Gikondena sa Kapitolyo ang nahitabo kaniya o gipanawagan nila nga mahataga gustisya ang iyang kamatayon. Padayong ginaimbestigahan sa Kabakan Municipal Police Station ang pagpamusil. Ginasubay sab nila ang mga CCTV footage sa dapit nga posibleng nakakuha sa hitabo o sa mga armado. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig 13, Lizel Anyon Banga. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Dagang salamat Kalizel sa naasoy nga update ng mga katinig samtang sa Pikas Bahin. Oy, sa larangan na sa politika, medyo exciting na ha. Ang politika karon mga katinig kay tungod doon na pa'y usa ka pangalan ang nigawas nga nagpamahayag nga mudagan sa isip presidente sa atong nasod. Ilado ninyo, no? Isko Moreno. Mudagan mga katinig isip presidente kung diin na katandem ni ini ang ilado pod sa online, no? Doc Willie Ong. Alaka, si Doc Willie Ong nidagan ni pagkasenador pero gamay lang unta, no? Ang iyang pagitan, wa gyud siya nakasulod, nasa tumoy. Oo. Mao na siya mga katinig, gikumpirma na ni Manila Mayor Isko Moreno Damoguso nga mudagan siya isip pagka-presidente sa umaabot nga 2022 national election og iyang partner si Doc Willie apan wala pa'y kumpirmasyon ni ini si Doc Willie nga mudagan ba siya isip pa running mate, no? Kinsa may bugat nga kalaban ni Doc Willie. Oo, si Soto. Ah, si Presidente Duterte ang iyang kalaban. Kung madayon yun, no? Pero sa kasamtangan, duha ang bugat niyang kalaban. Si Presidente Duterte o si Tito Soto. Pero murag magduwa-duwa siguro. kaya gusto ni... Dagami yung supporter si Willie. Pero si Willie, mas maayo nga naa sa Senado. Oo, okay, para makahimo siyang mga balaod. Kay kabalo mo mga katinig. Actually, ang panghitabo diha karon sa Senado, luoy kayo, no? O sa Kongreso. Kanang bitawong balaod nga gipasa kanang pana nga kung diin ginakontrol nila ang paggagawas sa mga herbal medicine. Oo. Kaniadtong panahon na pa wala pa mga dagong pharmaceutical company unsa bay ginagamit sa mga katiguangan, di ba, mga herbal man. Pero abusador pud kay ning ubang mga herbal company oy. Ha? Mo na gani atong dapat yod ang ato ang paliton kanang giaprubahan sa Food and Drug Administration kay dagang kayong mga nagkalat nga mga mini, no, nga mga herbal medicine unya nagaklaim sila ga cure all, no. Mo pud ni ang target sa balaod nga malikay maprotektahan ato mga kaigsuunan nga mogamit ni anang mga herbal medicines. Pero mo gani na ang hagit gani nato katong usa ka seminar dito sa Davao, hagit nato sa Food and Drug Administration o kaning ECS ESC, no? Ad Standard Council atong hagit sa ilaha nga dapat bago musulod sa kontrata ang usa ka herbal company, pangitaan ng dokumento gikan sa FDA. Kaya para makasigurado nga kanang ilahang gina-advertise di ang herbal, aprobado sa Food and Drug Administration. Kaya kung dili aprobado, maulang dapat ilanggok doon. Dili pati katong mga aprobado, ila pang ginagukod, ginagipit pa nila. Kaya nga no, ay nagpaluyo ni ini katong mga multi-billion pharmaceutical companies nga wala na'y kita na apektuhan tungod sa mga herbal products. Maulang kamatuuran diya. So kinahanglan si Doc Willie sa Senate, no? Kay si Doc Willie, iha pong kung gina-endorso, gina-ila
ang unsa ka-epektibo ang mga herbal medicines nga makatabang yun. But anyway, oh, ginduruso na ba? Wala pa, no? Kinahanglan naman, God. Ngayon nga na, kaya nakita man, God, na ito ang dagan karon. Ah, pastilan luoy kahit ang mga nasa herbal company nga tinuod man po nga makatabang yun, no? Ang mga herbal food supplement. Kana lang lagi, giabuso man, God, po sa uban. Dawad kitang report, gikan sa Davao, nasa rin niya si Tinig 16, Roan Abasolo. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! May buntag ka, Roan. Yes, may buntag kanina kanina na dapat yun nga na atay tinig po din na ng kabalo sa kuhan ba? Medical field. Oo. Oh. Hindi lang po ng kuhan po, kabalo na lumbang. Yung anak ay kung ang atong sinabi, kung ano itong artista, kung ano itong mga kuhan, yung mga boxer, kung sa mabaka, sinuwala na ang kuhan. Yung kasagrado ni Anang Kongreso. Mahimo na lang na ang kuhan sila. Mahimo na lang na yung night market. Correct. Mga ingalagay yung mga itabo. Inagabot sa panahon. Magani na. Actually, ingo na to. Si Manny Pacquiao, why question sa iyang personalidad? Isip manggi. Manggihatagon ba? Di ba? Pero, isip leader, o gadunay katakos. Si Presidente gani nga manoy na kayo. Malunsad magyapon sa mga kurakots gobyerno, samot na kung si mahimong presidente sa Manny Pacquiao. Wala lang nakamatikod ni si Pacquiao bang ginagamit lang siya because of his fame, because of his money. Correct. Ginagamit lang good siya sa uban ng mga politiko. And time will come, history repeats itself, katong nagagamit sa inyo ha, maura po giyapon to yung mabatiko sa inyo ha. Maog and we heard that so many, several times already. Eh, nitabo na kayo, ano? Nitabo. Sige, classic. Karuan. Si Marcos, yung pag-abo. Oo. Karuan ka dyan. Si Corey na yung ginatake. Si Corey na yung ginakuan nila. Oh, nabalik, diba? Gilang yung nabayani. Bigyan permanente. Kaya naman, a strong man. Oo. Nakatapin ko na Philippines. Sinunana mo na. Oo. Isa ka classic example diri, Karuan. Ang nitabo kay Erap. Di ba? Oo. Oh, artista. Hindi naman siya nga nakamaayo nga leader. Pero paunsa, lastura, illegal number games lang ni Pilde Sayaha, si Chabit. Oo, oh, motong na-evict sa bahay ni Kuya. Sa bahay ni Kuya. Si Chabit, wala may kwan sa Chabit kay Onza Man Chabit. Gambling Lord. Naman siya, pero, at nagot ng bisman, hindi siya interest yun. Napag-apin siya. Lagi ako sa kamino niya kung sa mga nagwan. Pero sa era, wala na. Yan yung binabayaran itong iyan ang mahimu mga katalpanan. Ito yung, igura din siya, gumitan ato ba? Gumitan niya yung malbiri na si Hirap. Hino ka po siya. Gumitan niya siya doon. Pwada po siya. So yung kanan ng ito lang ganyan na remember kalong na being a president, kinahanglan, hindi lang yung mga sa aspeto ka ng malayin. Doon na, kuha na, dapat tama na sa housing ka na yung mulatan. Ang pag-presidente mong God, kinahanglanin mo ang imuhang dynamika both in international relations, both in one trade and commerce, kuha na, yung mga kabalo yung gana, talang kaya pati kung pili ka mga kuhan, katong mga government members nino, kasi nahita mo na buntong nahita mo ang Korea mo sa unang Brasset Puppet. ang kami member niya dumala sa iya, hindi siya dumala sa iya mga kapatid member. So, isod na, mong marita mo. Mm-hmm. Ano yung nareklamo sa uban ng mga estudyante lagi kahapon na mga life at taon na pag-practice ang kaanutan noon, kaya na kayo ng istorya regarding martial law, but mind you things. That ko, kaya yung diferensya yun ang martial law, ang panahon ni Marcos kaysa panahon sa mga nanglabay na administrasyon. Mm-hmm. Yung yun ay pinakasinuod yun. Rene, balik ka sa mga balita. O si update niya. Nada na mo ngayon anong balik ka na. Gawa tayo dito. Ikaw na atin. So, this is sa ating kapat na balita. Ang department, wala na lakit mo. Ang ato ang adapta yan sa Davao sa Department of Education na mga kanyang pilot schools. Kundi yun asa ipahiga yung kining face-to-face classes din sa ato ang tingot na sa Pilipinas, kumitan kay taas ang insidente sa COVID-19. Natong from the deathbed person, Jubilito Durimatidio, yung lagi kumpirma ni Ini Penalisa sa pagiging natin na ito kanila. Na 18 ka mga tanungaan sa milyon sa usa ka datos sa mga
school, all the public school, high school, all the people kabibudan, elementary school, pinatotek ng ginapilot na mag-paigayon sa face-to-face class. Ilang sa kamanduan sa Presidente Duterte. Ang pag-inan ni mga tulumaan, ang nating ni Duterte tungod sa iyahang nakitang ubus ang mga tao na nagkasakit sa COVID-19 sa ilang tagsatag sa mga LGUs. No? Tungod kay bilis na poros sa mga balatian, ang bilis poros ang inahandak pa yan, ito kasabot na bilis ako, bilis po na kung ano, bilis po ang mga magpag-mitar din na. Pero buri mangod sa atuandak ba yan sa Dagaw, which is the Center of Trade and Commerce, so to speak, no? Dili sa isla sa Mindanao, kasagaran yun sa mga tao, yung pangutan noon, na taga Mindanao, ilang yung pangandoy na makaadi sa Dagaw, sino na na, o sa kanan sa mga inundan, o nga nung mitaas ang kaso sa COVID-19 dito sa andak ba yan. So, excluded na. Andak ba yan sa Dagaw sa mamahitong pilot site sa face-to-face classes sa Department of Education. Sa tigas bahin sa ito ang mga balita, bubitan na sahab sa pagdagan sa mga pasyente na din na sa ito ang mga facilities na naibarapian ng COVID-19. Maski pa tayo karoon sa itong mga mukha sa nakbayan sa Davao na mag-home isolation na lang ang mukha na ito sa Presidente ng Sido-5 sa mga pasyente sa COVID-19. Matagal daw ang Sido Mayor, Inday Sara Duterte, sa pag-inabi ng ito ba niya, na ilang gitugutan ang home isolation sa mga pasyente sa COVID-19 tungod kay overwhelm na o puro-puro na ang ato ang mga balay pandalanan isolation facilities pati na gani ang ato ang inuntar ng mga uban pa ng mga pasilidad na iya sa atong gobyerno ang kapunit na yun na nagiging kabutangan na ilang gilikomunta ang adyo sa mga manalanda na rin sa IETF na tambaga na lamang ang mga pasyente ni ini na muag to dito o nagpahong quarantine na lang. Kaya yun, baka sila kaugalingin mo ng kwarto sa ilahang Tanimalay, baka sila kaugalingin mo ng banyo, kaya yun po, nalili sila magduol-duol na sa mga membro sa ilang pamilya, aron nalili ini magtakod-takod ang maisgutan na sakit na COVID-19. But, naamang yung studies sa nakalabay nyo ng kapanahon na ang transmission sulod sa Tanimalay mo isa sa mga himundan sa pagdagan sa kaso sa COVID-19. So, ilahan niya, parigamutan nila, buwisa nila ma-reviewan kana siya nga problema kay kung bisa kung sa ondo, wala di tinimila, wala naging ikahatag yun ang gobyerno gawa sa mga tambal, wala naging tayo iluna na ato apang mga butungan ni hindi mga pasyente sa COVID-19. Kung sa katapusan, kaloy, sa ato ang mga balita, karong mga panahon na gawas na puno-puno ang mga facility sa COVID-19, puno na po ang ato ang mga krematoryum sa mga nangamatay na mga biktima ni ining COVID-19 pandemic diri sa ato ang nadakbayan sa lalo. Hindi ang muno, si Mayor Inday Sara Duterte sa pagiro ba ni Ginabi ng Tuta niya. Tulibot na permente ang ato ang krematoryum o naapakitay ginawa paabot na ubay-ubay pa na ito ng mga iso o karoon na nagsakit pa, nagtikot pa dungod ni ining COVID-19 din ni sa ato ang dakbayan. So, paimangno sa ato ang mayor for the nth time ha? Iyahang ginabalik-balik yun na dili unta supakon sa mga dagawin yung sa ato ang mga iso o na nadali sa Sunod sa Davao ang ato ang mga health protocols kay Kinesia globally accepted ng mga norms para malikay ang tao kapag acquire may inyong sakit na COVID-19 aron na dili kamo maguya, dili kamo magsakit o ngadto-ngadto dili kamo mga matay nga mo sa mga inyundan o nga nung puno-puno na ito ang ato ang mga krematoryum para mga panahon na dili sa ato ang dakbayan sa Davao. At ay kanila pa ang ato ang lokal na gobyerno pero padayon gihapon sila sa ilang tinuwa na makuano na matagaan at solusyon kining naisbutan sa mga problema dinhi sa ato ang parting lingban. Kaloy, mga kaisunan talang atong matod na mga balita informasyon directamente ng manupat ikan sa Davao CEO. Alang sa Tinig ng Bayan, Tinig 16, Roan, Abasolo Reporting, alang sa Joy FM. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Dagang salamat Karoan Abasolo sa naasoy nga update mga katinig samtang sa pika sa bahin dugang balita.
Usa ka balay ang ni Takilid human na bundakan o dako nga punong kahoy. Ang detalye sa balita ihatod usab ni Tinig Trese Lizel. Anyon ba nga? Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Kalizel. Tumagilid ang isang bahay sa Purok 2, Libuom lang, North Cotabato, nang bagsakan ng malaking puno ng kahoy kahapon ng hapon, September 21, 2021. Napag-alamang pagmamay-ari ng mag-asawang Christopher Lanyosa at Mary Jane ang nasabing bahay. Ayon kay Michelle Necesito, nabagsakan umano ng nabuwal na puno ng duldol ang bahay dahil sa sobrang lakas ng hangin na may kasamang pag-ulan na tumama sa kanilang lugar. Maswerteng walang nasaktan dahil wala umano sa loob ng bahay ang mag-asawa nang mangyari ang insidente. Sa ngayon, pansamantala umano silang nanuluyan sa kaanak at humihingi ng tulong sa mga kababayang Blangenyo para maipaayos ang nasirang tahanan. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig 13, Lizel Anyon Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dagang salamat ka Lizel sa naasing update samtang sa pika sa bahay mga katinig duhang patay sa inatabong shootout kaganihang buntag sa may Matalam Cotabato. Sigon sa report sa Matalam PNP, nakadawat sila og tawag gikan sa concerned citizen nga adunay duha ka mga suspected armed persons no nga naa sa atubangan sa Sea Oil Gasoline Station sa may barangay Poblasyon. Sa dihang ni responde ang mga tauhan sa Matalam PNP ang naasoy nga mga personalidad ni sakay sa motorsiklo o ni sibat, pero nagduda ang mga pulis hinungdan ilaha kinang gigukod. Samtang ilang gigukod pag-abot nila sa diversion road sa barangay Poblasyon, kalit silang gipabuthan sa sakay sa naasoy nga motorsiklo, no? Naigo katong ilang patrol car, naitabok kini alas 12:30 antak na kaganihang buntag. Unya ni bawi og pabuto ang mga elemento sa Matalam PNP hinungdan napatay kining si Boots Midsapak Ganawan. More or less 38 years old nga residente sa Purok Central Barangay Magatos, Kabakan, Cotabato. Gidala pa sa balay tambalanan apan nakabsan sa kinabuhi unya kining isa sa kauban pud niya nga wa pa mailhan usa pong lalaki nasa 32 years old more or less ang edad ni ini. Samtang dito sa hospital gikapkapan kini nakuhaan pod og shabu. Oo, og usa ka sa saying shabu nga gituhuan adunay market value nga 1,000 pesos no. Og na-recover usab kang Boots Midsapak ang unom ka fire cartridge sa 45 caliber pistol, usa ka Baja Kawasaki motorcycle nga kulay blue nga may plate number 1417ST no nga mo igigamit sa naasoy sa mga suspect. So kasamtangan padayon pang gihimong pag-imbestiga sa mga otoridad sa naasoy nga insidente. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Wa na kita igong oras. Dagang salamat mga katinig sa inyong kanunay nga pagpaminaw nitong programa nga Tinig ng Bayan. Musulod na itong alas 7, balita may buntag, ganinyong tanan. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipasco Tabato ang iyang pagpatumar sa Kiliaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pud ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamo. 4 months si akong isang ipainom og Yaki Vitamins niya, nahaplas pud na niya Yaki pud niya oil nakaroon niya basta ng taon sa bustos na in taon. Yan ang Kiliaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa, sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Keys, Vitaplus, Animal Feed Supplement.
Nanong ingon anak kapaspas ang pagsikat sa produkto ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Lima ka rason ang among mahatag. Una, ang maayong epekto sa King's Vita Plus sa gialimahang hayop. Kay paspas kining makapadako, makapabugat, makapanindot sa panit o balahibo, makalikay sa dehydration, layo sa sakit, makapadaghan sa milk production sa mga anay, makapaligon sa kabukugan. Ikaduha, kini ang dunay pinakakompleto nga ingredients sa feed supplement kay kini puno sa vitamins and minerals, calcium, amino acid, enzyme, electrolytes, omega-3, D3 o probiotics. Ikatulo, praktikal nga gamiton tungod simple ang paggamit. I-mix lamang ang usa ka kutsara sa usa ka galon nga tubig o i-mix ang usa ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds ug ihatag kini matag adlaw. Ikaupat, ang tumong sa kumpanya sa King's Vita Plus nga makaproduce sa maayo ug bag-ong teknolohiya sa pagpanguma ug ang ikalima maong partnership sa pag-asenso and nation building pinaagi sa pag-empower sa mga farmers sa pagsalig sa pagpanguma isip source sa disyenteng panginabuhian. Maong panahon na nga ubanan nato sa pag-asenso sa pagpanguma gamit o King's Vita Plus mapalit sa tanang agri-vet stores duol sa inyong lugar. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs. Aduna ka ba'y gibuhin piso ng hybrid o manok mang sabong na nakasinati o sakit sama sa halak, pisik, sipunog ubo, laway-laway, koriza, bacterial flushing, kolera, malaria, kalimpura o baka adunay samad? Ani-ana ang pinaka-epektibo ng water-soluble powder antibiotic, ang Panamox Forte, ang pinakaunang antibiotic na adunay upat ka combination sa human-grade formulation sama sa amoxicillin, tylosin, paracetamol o carbocysteine. Simple lang ang paggamit.